What's up mga kaibigan? So nandito ako ngayon sa Corte Carmel. I'm going to Benedictine Monastery para umatin ako ng mass. It's already 6:17 a.m. 15 minutes walk papunta sa monastery. Dito tayo ngayon sa entrance door ng monastery ng mga Benedictine. So medyo tahimik lang kasi nagdadasal sila. So katapos ko lang po magsimba, nag-adore na din ako tapos nag-grocery. Kasi tapos ko yung mga iba pang mga prayers. So ngayon libutin po natin yung buong compound ng Benedictine Monk. Papakita ko sa inyo yung mga pwede natin puntahan dito for pilgrimage. So napaka-peaceful ng lugar na ito, napaka-tahimik. Ngayon po yan, nasa loob po ako ng chapel ng Benedictine. Pero ito po yung pinaka main chapel nila kung saan ito yung nag-o-open sila for public masses. Pag may mga occasion, ganyan. Tapos pag may mga public na pupunta dito para umatin ng misa. So dito ginaganap nyo. Meron sila napakalaking statue ni Santo Niño de Cebu dito. Baka pumanik dito, kailangan muna akyatin itong ganitong kahabang hagdan. So ngayon po, dito po tayo sa Sacrospec ko. Ito po ay replica po nung kagaya po nung sa Rome. Ito po kasi sa Sacrospec ko, doon po tumira po si Saint Benedict. Sa kayo ang buhay po siya sa penance, prayer, and fasting ng matagal na panahon. Kaya ito si Saint Benedict, siya po ay tinagurian po ng Father of the Monks, okay, mga patron po ng mga monk. Kaya itong lugar po na ito ay medyo sagrado po siya na kailangan nyo po natanggalin po yung sapatos sa labas para pumapasok po sa lugar na ito. Welcome to Manawag Chapel. Dito ngayon sa Manawag Chapel o Our Lady of the Most Holy Rosary. Dito sa Manawag Chapel, makikita nyo ang mga paintings ng different mysteries of the Holy Rosary. Per mystery, kung kunyari gusto nyo dasalin ng Lord's Mystery, pupunta lang kayo sa lugar ng Lord's Mystery, pwede kayo umupo, lumuhod sa harapan ng painting na ito. Pwede ka mag-meditate dito. Siyempre, bago matapos ang vlog kong ito, magbibigay muna ako ng konting mensahe. Siyempre, Easter na ngayon. So lahat nagsasaya, natutuwa. Nung nakaraang Holy Week, o nung nakaraang Lent, tayo po ay nagdalamhati, naghirap kasama si Kristo, umiyak, nagsisi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng umpisal, gumawa tayo ng penitensya, nag-fasting tayo, nag-abstinence. Ngayon ay Easter na, crisis season, lahat tayo ay nagagalag at natutuwa. Pero hindi nangangahulugan na yon ay hindi rin matatapos ang ating mga paghihirap, ay hindi na tayo gagawa ng penitensya, ay hindi na tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, hindi na tayo magdadasalan daintim. Dahil ang ating mga nasimulan nung Lent ay kailangan pa rin natin ipagpatuloy ngayon sa muling pagkabuhay ni Kristo.